Etong araw mga idol ang tunay na dahilan kung bakit wala si Anthony Davis this game. Pero bago yan, game review muna tayo. Lakers fresh off a win mga idol laban sa Pelicans at Rockets fresh off the win din naman against the Boston Celtics na garap ngayong araw na ito. Umpisa natin na ganyan mga idol sa first quarter kung saan Rockets off to a good start. 14-6 agad laban sa Lakers. Easy paint points ang kanilang ginagawa mga idol since wala si AD sa paint. Kabaliktaran naman mga idol ang start ng Lakers dito sa Rockets kumpara nga mga idol sa Pelicans. Talaga naman mga idol, cold start ang ginawa ng LA Lakers kahit may 19-11 na nakalamangan ng team ng Houston. Hindi nga magandang takbo ng opensa dito ng Lakers early pati na rin ang kanilang depensa. Lumaki pa nga sa 14-point lead ang lamang ng Rockets. Pero salamat na lang dito sa nice move ni Austin Reeves kay Jalen Green. Naging 12-point lead na lang ito, 31-19 after the first quarter. Second quarter naman natin ng mga idol, Austin Reeves buhat mode, scoring 5 out of the first 7 points ng Lakers. Pero may 14-point lead pa din itong Houston Rockets, 40-26, nang dahil sa walang depensa ng LA team in the paint. At tinuloy pa ni Reeves mga idol ang kanyang buhat mode, umaliw pa dito kay Lonnie Walker. Pero ang Rockets mga idol continue to maintain their big lead throughout the second quarter. At yan ay dahil sa pag-atake nila sa Lakers interior defense. Feasting in the paint itong sila KPJ mga idol at ang ibang mga Rockets player. 48 paint points ang kanilang ginawa in the first half mga idol, samantalang ang Lakers 20 points lamang. Kaya naman 62-48 ang ating score after the second quarter. Kevin Porter 18 points na agad, Dilua Trives nag 13 points naman. At sa ating third quarter naman mga idol, Lakers new energy na coming off from the locker room. Malik Beasley back-to-back 3-pointers na sinamahan pa nga ng mas sumikip na depensa nila. Kaya't naging 8 points na lang ang kanilang hinahabol, 66-58. Ito namang Houston Rockets sumagot kahit papano dito sa ginawang run ng Lakers. Pero si Jared Vanderbilt naman ang tumulong dito sa LA Lakers to keep the Rockets lead under single digit. At lumapit pa nga sila mga idol by 7 points, 79-72 with 4 minutes left. Kaya timeout si Coach Silas. Grabe nga ang effort dito ni Vando mga idol sa defensive end. Na sa kabila naman mga idol, scoring at playmaking ang ginagawa kaya may 10 points, 11 rebounds and 4 assists na agad siya. At natapos ang quarter na may 83-74 tayo na score. At sa ating fourth quarter naman mga idol, Lakers inch closer and closer sa Houston at naging 6-point game na lang ang laban after ng Hachimura 3-pointer. Pero matapos niyan mga idol, matapos ng run ng Lakers, Jabari Smith Jr. pinangunahan nga ang pagbawi dito sa Lakers ng kanilang sariling run. Back-to-back 3-pointers ang kanyang ginawa. Balik to 12-point lead ang kanilang kalamangan. At dyan na nga rin nahirapan muli ang team ng Lakers na dumikit muli dito sa Houston. Kaya naman 102-92 pa din ang score with 5 minutes left. At hindi na nga rin kinaya mga idol ng team ng Lakers nang dahil nga off night ang kanilang shooting this game. 37% sa field and 25% lamang sa mga 3-pointers. 114-110 ang ating final score. Ang nanguna si Kevin Porter 27 points 9 rebounds, Jabari Smith may 18 points. Lakers pinangunahan ni Reeves with 24 points, D'Angelo Russell 18 points 7 assists. Well mga idol, ang tunay nga na rason kung bakit wala si AD ay sinabi ng ESPN reporter na si Dave McBenamin. Sabi niya, his right foot which caused him to miss 20 games earlier this season because of a stress reaction in a bone spur that fractured off a navicular bone did not show significant healing. The doctor stuck to the same recommendation not to put Anthony Davis at risk of a setback from overexposure by participating in back-to-back games. Well mga idol, to make it simple, ayaw nga ng team lang Lakers na isugal yung health ni Anthony Davis by playing him back-to-back games dahil masyadong ang maraming stress na mapupunta sa kanyang foot na kagagaling lang mga idol. Well, sa kanila ngang hindi pagsusugal kay Anthony Davis mga idol sa paglalaro sa back-to-back game na ito ay sinusugal naman nila ang kanila ngang playoff chances. Dahil currently mga idol ang team nga ng Lakers ay nasa 10th seed with 34-36 record. So hindi malayo at hindi malabo na malaglag pa sila sa 11th seed. Pain free naman na daw itong si Anthony Davis at sinabi niya pa sa kanyang interview I want to play pero mga doktor nga daw at ang organisasyon ay ni-rule out na bawal siyang maglaro ng back-to-back games. Mahirap nga daw ito dahil gusto niya talagang maglaro.
Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sa tingin nyo ba magandang desisyon ang hindi pagsusugal sa kalusugan ni Anthony Davis kapalit nga ng pagsusugal ng playoff chances ng team ng Los Angeles Lakers this season? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.